Magandang araw po mga ka-FYI. Nandito na naman po tayo para sa ating online tutorial at ngayon po ay dadako naman tayo sa Science for Grade 6. Ito pong pag-uusapan natin ay tungkol po sa Module 6 na titled Invertebrates. Okay? So, tayo po ay naka-align na po sa MALC na binigay sa atin ng Department of Education ngayong pandemic. Pero bago po tayo dumako doon sa discussions natin ay kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pakihit po ng notification bell. Pakihit po ng all, huwag yung personal, yung personalized, para po palagi kang updated sa mga bagong videos ko na i-upload linggo-linggo. At of course, pakishare na lang din po sa ating mga kaibigan para mas marami pa tayong matutulungan, okay, ng mga bata para doon sa kanilang pag-aaral. Okay, so pupunta na po tayo doon sa discussion natin tungkol po sa invertebrates. Okay, so yung mga hayop po, yung animals po ay binubuo ng dalawang klase. Okay? Meron pong vertebrates at meron din pong invertebrates. Yung vertebrates po ay yun po yung mga hayop na katulad natin, endoskeletons, yung skeletons ay nandun sa loob at meron po tayong backbone. Okay? So yun po ang vertebrates. At pinag-aralan po natin yan noong module 5. Okay? So itong nakaraang week, pinag-aralan po natin ang vertebrates. Okay? So, saglit po nating balikan yung mga vertebrates katulad po ng mammals, kasama na tayo doon, yung mga tao, birds, reptiles, amphibians, at saka fishes. Okay? So, yun po ay ang mga vertebrates. Lahat po yan may mga backbone. Okay? At dadako naman po tayo sa invertebrates. Okay? Ang invertebrates po, so, basahin ko na lang ha. Animals have different classifications according to its characteristics. Okay? So, sinabi ko nga kanina, mayroon tayong dalawang klase ng hayop. May vertebrates at saka mayroong invertebrates. Okay? Ang vertebrates po ay are kind of animals with backbone, okay? Which we learned in a previous lesson. So, module 5. Okay, so in this module, we are going to learn about invertebrates. Invertebrates are a kind of animals that do not have backbones. Okay, so wala silang backbone. Kung meron man sila mga buto, ay nasa labas. Okay, yung parang nagsisilbing balat nila. Okay, pero matigas. Okay, so ang tawag doon ay exoskeleton. Yun ba yun? Correct me if I'm wrong na lang ha. Pero yun ang ano dun eh. Yung nasa labas yung kanilang skeleton. Okay? So, mga klase sila ng invertebrates. Okay. So, ito po yung mga additional facts about invertebrates. In fact, 97% of all animal species on Earth are invertebrates. So, napakarami ng mga invertebrates. So far, 1.25 million species have been described, most of which are insects, and there are millions more to be discovered. So, sa dinabi namin ng invertebrates, 1.25 million species pa lang ang nadidiscover, at mayroon pang millions pa na kinakailangan pang ma-discover. Okay? The total number of invertebrate species could be about 30 million compared to just 60,000 vertebrates. Napakarami ng invertebrates. Invertebrates come in all different shapes and sizes. Some can be seen only through a microscope. So may mga invertebrates na makikita lang natin sa microscope. So napakalit na nito. Okay, so ito ang mga classes ng invertebrates. Ito po yung pag-aaralan natin, pag-uusapan natin mamaya, okay?
So, ang classes ng invertebrates ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, mayroon tayong 8 classes or classification of invertebrates. Okay? Mayroon tayong arthropods or arthropoda, echinodermata or echinoderms, mollusca or mollusks, cnidaria, cnidarians, annelida, annelids, porifera, poriferans, platyhelminthes, and nematodos or nematodes. Okay? So, meron tayong 8 classes ng invertebrates. Okay. So, pag-usapan muna natin ang 4 common traits ng mga invertebrates. Okay? They do not have a backbone. Okay? So, yun niya. Wala silang dito yung backbone. Dito yung sa likod. Yung nagko-connect ng ulo papunta dito sa extremities at nag-guard ng spinal cord. Okay? So, wala sila niyan. They are multicellular. All of the cells have different responsibilities in keeping the animal alive. Okay? So, multicellular sila. Okay? They have no cell walls like all other animals. Okay? So, ano na naman? Parehas lang. They reproduce by 2 reproductive cells or gametes coming together to produce a new organism of their species. Okay? So, yun po ang 4 common traits ng mga invertebrates. Okay. Additional facts. Invertebrates are known to be ectotherms or cold-blooded. Okay? So, kapag tinawag natin cold-blooded, yung dugo nila ay malamig. Okay? So, anong ginagawa nila para maging warm ang kanilang mga katawan? So, they warm their bodies by absorbing heat from their surroundings. Okay? Most invertebrates live in water or spend at least some parts of their life in water. So, hindi po sila kagaya natin ng mga mammals na mainit yung dugo natin. So, hindi na natin kailangan na magano pa sa surroundings. Mainit na tayo. Sila, malamig sila. Kapag super init yung kalang surroundings, madali silang maging irritated. Okay? Kasi nga, tumataas din. Umiinit din yung kanilang katawan. Okay? So, ulitin ko, ectotherms or cold-blooded ang mga invertebrates. Okay. Some groups of invertebrates live on land. Okay? So, hindi naman pala lahat lang sa tubig. Common examples include worms, okay? Ulalante, wate, bulating lupa, yon. Insects, mga insekto, and spiders. These invertebrates need to have special structures to deal with life on land. Okay? Most invertebrates change form as they grow, going through a process known as metamorphosis. Ito pong metamorphosis ay ito po yung mga proseso ng pagbabago-bagong anyo, okay, ng isang living organism. Katulad po ng mga butterflies, okay, yung paru-paro. Okay? So, una muna sila ay eggs. Tapos, magiging caterpillar sila. Magiging uod. Pagkatapos, pupunta sila doon sa kanilang pupal stage. Okay? Yung nandun lang sila sa loob. Tapos, gumagano-ganon lang. Okay? Para manatili silang buhay. Okay? Gumagano-ganon lang. Ha? Tapos, pagkatapos ng pupal stage is pupunta na sila doon sa adult. Yung adult stage nila ay kakaiba na. Yung very beautiful na yung kanilang meron na silang pakpak, okay? At makalilipad na sila, maganda na yung kanilang mga kulay, okay? So, yun ang ibig sabihin ng metamorphosis. Yung pagbabagong anyo habang lumalaki. Okay. So, pupunta na tayo sa
individual na characteristics doon sa classification natin. Uunahin natin yung class, yung classification ng annelids. Okay. So yung characteristics ng annelids ay meron silang two body openings, yung dito sa unahan at saka dito naman sa puwetan. Okay? At of course, yung kanilang nervous system ay very simple lang. Okay? Yung kanilang characteristics. At ito ang kanilang mga examples. Okay? So, itong phylum Annelida or yung classes, yung annelids class ng invertebrates ay ito po ay binubuo ng segmented worms. Lahat ng klase ng worms, basta segmented, mapa dito sa freshwater o mapa doon sa marine water, sila po ay nasa annelids. Okay? Common example po, earthworms. Okay? Leeches, yung malinta, lugworms, tapos pulicates. Okay? Ano ba itong pulicates? Ito po yung mga marine worms, katulad po ng clam worms. Yan. So, mga pulicates yan sila. So, yun po ang characteristics ng annelids at mga examples. Okay, pupunta naman tayo sa cnidarians. Ang cnidarians naman, ang kanilang characteristics ay they have tentacles with stinging cells. They have one body opening at they live in water. Okay? So walang nabubuhay na dito sa lupa. Doon lang sila sa tubig. Ano-ano yung mga examples natin nito? Okay? Ang cnidarians ay binubuo ng mga jellyfishes, anemones, corals, hydras, and Portuguese man of war. Okay? So, yun po yung examples ng cnidarians. Pupunta naman tayo sa arthropods or arthropods. Okay? Ang arthropods ay meron silang jointed legs. Okay? Yung may mga joints, yung may mga kasukasuan na yung kanilang mga paa. Jointed legs, more than one body section. Okay? So, meron silang head, thorax, tapos abdomen. Okay? Tapos, exoskeleton. So, ito na yung sinabi ko kanina, exoskeletons. Yung skeleton nila ay yun ang nagsisilbing skin nila. Pero, yun pala skeleton na nila. Okay? Yun. At ang mga examples nito ay, unahin natin ha, ladybug. Okay? Kilala natin yung ladybug. Grasshoppers, termites, housefly, iba't ibang klase ng flies, scorpions, okay, ticks, mosquitoes, shrimps, okay, crabs, spiders, cockroaches, ants, butterflies, fleas, okay? So yun po ang mga examples ng arthropods. Pupunta naman tayo sa echinoderms. Ang echinoderms naman ay their bodies are in 5 parts. Okay? So mayroong 5 parts ang kanilang body. Then covered in spikes or spines. So ang buo nilang katawan ay covered ng mga tinik. Okay? And external skeleton made of lime. Okay? Yun po ang echinoderms. Ano-ano yung mga example nito? Ang echinoderms, examples, sea stars, okay? Brittle stars, sea urchins, sand dollars, sea cucumbers, and crinoids, okay? So, kapag ako ay pumupunta sa dagat, nangunguha ako ng mga shells, marami kong nakikita nito, okay? Itong mga sea stars na to, yung sea urchins, ang tawag nito, yung ano makatinik to eh, yung sea urchins eh. Sea cucumbers, yung tinatawag na balak, yan. Kinakain nga yan. Ang iba niyan, mahal. Okay? Binibili ng mga inchik. Okay? Tapos itong crinoids, yung kapag ginalaw mo ay, ano siya, tatago siya. Okay? Okay, pupunta naman tayo sa mollusks. Ang mollusks naman
ay they have soft-bodied with external or internal shells. Okay? Pwedeng external at internal ang kanilang mga shells, yung molluscs. They have a foot or tentacles. Most have shells. Okay? So, ibig sabihin, kung most, may iba pala na walang shells. Okay? So, yun po ang characteristics ng molluscs. Pupunta tayo sa mga examples. Okay, so, examples of molluscs, meron palang bivalves, gastropods, and cephalopods. Ang bivalves, clams, oysters, mussels, gastropods, snails, slugs, and whelks. Cephalopods, octopus or octopi, squids, and nautiluses. Yan. So, yan ang mga examples ng molluscs natin. Okay. Punta tayo sa porifference. Okay? Ang porifference naman, they have no body openings. So, na enclosed sila. No muscles, nerves, or organs. Okay? Kakaiba to. Then, live in water. Okay? So, nabubuhay lang sila sa tubig. Ano naman ang mga examples nito? So, yung porifirans ay ito ang mga sponges. Iba't ibang klase, iba't ibang shapes ng sponges, basta sponges, porifirans yan. Okay? Dadako naman tayo sa platyhelminthes. Yung platyhelminthes have bodies like ribbons. So, ano siya? Parang ribbon. Malapad. Okay? No space inside. Kaya nga, parang ribbon eh. So, yung ribbon, sa walang space yan sa loob. Okay? Buo siya. Pero flat siya. Okay? No digestive system. So, no digestive system sapagkat yung kinakain nila ay digested na. So, pag kinain nila, diretso na kain naman kaagad ng kanilang mga cells. Okay. Ano-ano yung mga examples nito? Tapeworms. So, ito, parasite to. Tapeworms, flukes, marine flatworms, freshwater planarians. Okay? So, yun po yung mga examples ng platyhelminthes. Punta tayo sa nematodes. Ang nematodes naman, they have long, thin, round, and pointed at one or both ends. And some are parasites. Okay? Punta tayo sa mga examples. Hookworm. Ito. Parasite ito at humahalo sa ating dugo. Maliliit ito. Hookworms. Then, ascaris. Ito na, yung bulate. Yung ano ng mga bata, di ba? Bulate. And vinegar eel. Ano ba itong vinegar eel? Di ba, kung meron kang suka, tapos matagal na siyang naka-imbak, so super, ano na siya, super sour na siya. Meron kang makikita niyan sa taas niya na akala mo mga uod na maliliit, yun po ay ang tinatawag na vinegar eel. Okay? Yun po yung magpapaasim sa suka. Okay? Ay, iwan ko lang kung yun ang nagpapaasim, pero sabi ng mga matatanda, yun daw eh. Nakakadagdag sa asim. Okay. So, hookworm, ascaris, and vinegar eel. Okay. So, hanggang doon lang po ang ating pag-uusapan ngayon doon sa 8 classes ng invertebrates natin. So, yun po, uulitin ko, ay nasa quarter 2 ng science grade 6 at nasa module 6. Ayan. So, mas maganda nito, actually, mas magandang pag-usapan nito kung gumagamit pa rin, gumagamit tayo ng videos, okay, na yung gumagalaw talaga, tapos makikita yung mga kulay, iba't ibang kulay. So, dito kasi, kapag makita lang natin na nasa ano lang, nasa pictures lang, parang kung ano mo, parang yucky. Pero actually, sa totoo lang, kapag dun sa video na yan, is parang ang gandang pakinggan. Ang gandang tignan. Oh, madali tayong makaintindi. Madali tayong makaintindi kapag nakikita mo, ah, ang ganda pala, ang ganda ng kulay, masarap tingnan, ang gandang tingnan. Yun, ganun. Okay, so hanggang dito lang po muna tayo sa discussions natin.
At ulitin ko po, ito po si Teacher Das at ito ang Das FYI TV.